Make Me Pregnant, Part 14. Tumagal ng halos 3 minuto ang halikan session namin na Rare bago ako nagising sa kakalukuhan na pinagagawa ko. What the F, self? Harot mo, pumapayag kang halik-halika ng pisting Rare na yan? Nasaan na yung pagiging dalagang Pilipina mo? Ikaw lang ang bukod tanging manliligaw, ang nakikipagtorid kesa nililigawan niya. Nakakunot noo kong sambit. Buwaisit kasing labi ko. Taksil, ang. Kapag lumapit na kasi labi na Rare, automatic halik ako pabalik. Fuck, lost talaga. Guys, I'm not courting you. It is only for our show. Remember? Nakangising sambit nito, kaya napairap lang ako. Wow, oo nga pala, fake courting wannabe ang game. Okay, fine, nakikipagtorid kiss sa hindi naman girlfriend or nililigawan. Kalalaking tao, marot. Ang manyak niya, ang kapal ng mukha niyang halik-halikan ako. Pero kasalanan ko din naman, hinayaan ko siya at talagang binibigyan ko pa ng access. Why not? Masama ba? Nakangisi pa nitong sambit habang chinichik niya ang dextrose ko. Duh, of course, I'm not easy to get. I'm not a bitch. Tinapunan niya ako ng tingin saka tinaasan ng kaliwang kilay. Yes, you're not. You're too beautiful to become like that. Well, just ask yourself, why are you kept responding on my torrid kisses? Napaiwas ako ng tingin dahil ramdam ko ang pag-init ng magkabila kong pisngi. Bigla naman itong umisi at sa pagkakataong ito ay umupo na muli siya sa tabi ng kama ko. Che, nadala lang ako ng emosyon. Oo, pisti kasi taksil tong labing to, pero in fairness, ang kapal ng mukha niya, kahit hindi niya direktang sinasabi na gusto ko, ang ginagawa niya ay ganun pa din. Nang thought, God, ang tigas ng mukha, ganun. That's the point. Ginusto mo din because if you don't, you can push me or slap me. Gusto ng isip ko na itulak siya, siyempre, kaso yung katawan ko ayaw. Gustong gusto ng katawan ko yung kakaibang sensasyon na dulot na Rare. Che, jerk, tandaan mo itong labing to, hinding-hindi mo na matitikman. Nakabusangot kong sambit habang nakaturo sa labi ko. Really, ha? Mapangasar na sambit nito. Yes, jerk. Lumabas ka na nga, dun. Okay, napipiko na ako. Ang tigas talaga ng mukha. Porkit gwapo. He really think na gustong-gusto kong ginagawa niya. I can do whatever I want. I can have a sex with you right there and right now. Ang manyak. Fuck you, jerk. Pervert. Kala mo naman papayag ako. Tumaas na ang boses ko. God, so disrespectful. Then, I'll rip you instead. Ang gago. Damn him. How the F? He is so comfortable in saying that kind of shit. Doktor ba talaga siya? Gee. God, kadiri ka. Lumabas ka na. I'll call police kapag di ka pa lumabas. Galit na sigaw ko sa kanya. Ang gago niya? Sobra, he is not cool na. Gee, nakaka-turn off siya. Ha ha ha, you're so funny. I'm just kidding, baby. Tawang-tawa na sambit nito. Hindi magandang biro yun. Nakakapikon sobra. Pero arg, baby daw? Yak. Ha ha ha, hakdug, it's not funny though. Sarcastic kong sambit, sabay irap rito.
Are you craving for my hakdog? God, he is manyak talaga. But may ganitong lalaki. I mean, dude, whenever you're looking at him, he look like a respectful and very serious guy. Pero kapag nakilala mo siya, mas nasahaul pa ugali niya sa mga tambay sa kanto. Wah, nakakainis ka. Pinatuko ito ng unan habang tawang-tawa ito. Ah, nakakainis siya. I hate green jokes. What? Parang hindi mo pa ito nakita, ha? I remember you say, oh, baby, it hurt. Please be gentle. Ha ha ha. Napakagat pa ito sa kanyang labi at pinungay ang mga mata niya. Damn you, stop. Hindi nakakatawa, no? Talagang kaasar. Ano bang kahihiyang pinagagawa ko? Siguraduhin ko talaga na kapag nakahanap ako ng pwedeng sperm donor, yung hindi ko nakilala, yung agad na mawawala sa buhay ko. Ang ipa ng rare na to, palpak nga siyang bigyan ako ng baby, tapos may gana pa siyang aasarin ako. Okay, I'll stop. You look like an angry bird. Feel ko talaga nag-uusok na ang dalawang butas ng ilong ko, pati na rin ang tenga ko. Nakakahiya ka talaga. Paano pag may nakarinig sa iyo, Rare? You're a licensed doctor and you act like you like, ha? Huh? Madiin kong sambit pero nakakibit balikat lang ito sa kangumisi. I act like what? I don't care about them. Ikaw ba nahiya ka sa akin nung sinabihan mo kong buntisin kita? Hala, ang bastos ng bunganga nito. Putulin ko dila at ari ng lalaking to. Bigla ba namang binalik sa akin ang tanong? I'm just drunk that time. Buwaisit ka. Isip bata ka na parang walang pinag-aralan. Napakagat na ako sa labi ko, saka napatakip ng mukha dahil sa sobrang hiya. Ano, self? Ngayon mo naramdaman ang ihiya, no? Ngayon mo na-realize mga kagagahan mo. Bebe, you're so cute when you're blushing. Napatingin ako sa kanya. Nakangiti pa ito at di man lang na-offend sa sinabi ko kanina. Che, stop teasing me na nga. We're not even close. I don't like you from the very start. Inirapan ko lang. God, ang ipal naman niya. Anong nararamdaman mo? Tanong ni mami ko na nangingilid ang mga luha na ngayon ay kaharap ko. Binalingan ko muna si Dad na walang ekspresyon ang mukha, saka ako napayuko. He's still mad. I'm fine, don't worry. Malamig kong sambit. Pumunta si Rare ngayon sa St. Calicia dahil may emergency daw ang kailangan nandun siya, samantalang si Mikey naman ay lumabas lang para bigyan kami ng privacy ng parents ko. Anak, nag-alala ako sa iyo ng sobra. Di ko alam ang gagawin ko lalo na pareho kayong nasa hindi mabuting kalagayan ng aki mo. Hinawakan ni Mami nang mahigpit ang kamay ko. Sorry po. Kumusta si Ate? Mahina kong tanong. I'm so guilty. Inuna ko pa yung galit ko kaysa sa kapakanan ng baby. She's fine now. Mabuti at naagapan dahil nandun sa Rare. Of course, he will help his first love. Hindi niya nahahayaan na may mangyaring masama rito. And besides, he is one of the best doctor in the world daw. Ah, good to hear that. Pinacheck ko na ang lahat ng hospital, including this, and hindi ka nila nakita rito. Why is that? Sino nagdala sa'yo dito? Biglang tanong ni Dad, kaya sinulyapan ko ito. Nakatingin lang ito ng seryoso sa akin. Her name is Nanay Faye. Nakalimutan ko itanong ang pangalan niya ng buo. We can't blame her, Dad.
She helped me and hindi niya alam ang pangalan ko. Hindi niya ako kilala. Kaya natural na pangalan ng iba ang pinarecord niya. May nahon kong saad habang nakatingin sa kanila ng diretso. Bakit hindi niya nireport sa pulis ang nangyari? Maotoridad na tanong ni Dad. Pinigilan kong huwag mapairap dahil baka mas lalong magalit ang mga ito. Dad, ang mahalaga maayos na ako at tinulungan niya ako. I want to meet her, anak. Where is she? Malunmanay na sambit ni Mommy. Pinauwi ko na, Mommy. Actually, 32 hours akong natutulog lang. And she's there. Hindi siya nawala sa tabi ko. Sana all, diba? Makahulugan kong sambit kina Mommy and Daddy, pero hindi nila pinansin yon. We want to see her so we can talk. Labas lang ako. I want to talk to the doctor, sambit ni Daddy bago tuluyang lumabas. Sige, Han. Anak, ano ba talaga ang nangyari? Ayon sa imbestigasyon, maayos naman ang kondisyon ng sasakyan mo. Walang CCTV sa kalsada na kung saan natagpuan ang kotse mo at wala ring witness sa nangyari. Kaya hindi nila malaman kung bakit ka naaksidente. The death saying na baka sinadya mo and you want to commit suicide. Diba? Hindi naman totoo yun, anak. Suicide? No way. Kahit ang fuck shit ng buhay ko, hindi ko pangungunahan ang Diyos na patungkol sa kamatayan. No, aksidente lang po. Nanlabo paningin ko, kakaiyak. And may nakasalubong akong van and iniwasan ko, bumangga ako sa poste. Bakit ka naman kasi umalis, panak? Alam mo namang may nangyari ng masama sa ate mo, eh, di ba? Nagsimula na naman umiiyak si Mom, kaya napasinghap na lang ako at iniwas ang tingin sa kanya. Ano po, mag-isti ako doon pagkatapos ko kamuntikang mapatay ang pamangkin ko. Bakit pa ako mag-isti doon kung alam kong lahat kayo galit sa akin and sisihin niyo ako sa nangyari? Puro hinanakit na sambit ko. Nak, you don't need to escape na money. You need to face the problem para mas maayos ang kahihinatnan. No, Mom. Wala ka po kasi sa sitwasyon ko. Hindi niyo po alam ang nararamdaman ko. Naiiling kong sambit. Anak, don't say that. Wala man ako sa kalagayan mo. I understand you naman. Kasi ina mo ko, ako ang nagluwal sa iyo. Malungkot na tura nito at pilit na hinawakan ang kamay ko, pero binawi ko agad yun. No, hindi, Ma'am. Paniguradong kakampihan niyo naman agad si Ate kahit na siya pa mali, kasi nga siya na yung naagrabyado simula pa nung mga bata kami, di ba ganon? Simula bata pa kami, ako lagi ang napapagalitan kahit nakasalanan naman ni Ate. Lagi siya ang magaling sa mata ng parents ko at sa buong pamilya ko. Kaya nga, inggit na inggit ako sa kanya simula pa mga bata kami, pero yung pagkainggit ko sa kanya ay ginawa kong inspirasyon para mag-grow ako. Kahit may favoritism na nagaganap, hindi ko nagawang magalit sa kanya. Nagalit na lang ako ng sobra noong nangyari yung sa amin ni Chari and Sia. Nawala trust ko. Anak, don't say that. Wala kaming kinakampihan ng daddy mo. Mahal namin kayo pareho ng ate mo. Sanay naman ako, Mami. Saka, di pa rin ba kayo nasanay sa ugali ko, Mami? Every time nasasaktan or inapi ako, kuno, si ate ay tumatakbo. Ako di ba kasi nga, ayoko mapagalitan. Ayoko matanggap pa ng masasakit na salita, sapat na yung pinapakita nung mas mahal niyo si ate. Kaya nga nakakainggit siya eh. Nasa kanya lahat kasing atensyon. Mapupunta na lang sa akin kapag mali yung ginagawa ko.
Tumulo na ang luha ko dahil sa sobrang sakit ng dibdib ko. Ngayon ko nasasabi ang lahat ng mga hinanakit ko. Anak, hindi naman kami nagkulang sa'yo. Patawad kung iniisip mong mas mahal namin ang ate mo. Alam ng Diyos na pantay-pantay lang ang pagmamahal namin ng daddy mo sa inyo ng ate mo. Aaminin ko na kasalanan na namin na lumaki kang naniniwala na may favoritism na nagaganap. Niyakap ako ni Mami habang ako naman ay pinunasan ko ang mga luha ko. Humiwalay ako sa pagkayakap ni Mami bago pa muli magsalita. Okay lang po, change topic na po. Si ate po ba sobrang galit ba siya sa akin? Ayoko nang pag-usapan pa, nawawalan lang ako ng gana, baka mag-away lang muli kami. Napabuntong hininga na lang si Mami at pilit ng umiti. Nag-alala sa iyo ang ate mo, iyak siya ng iyak which is bawal sa kanya. Masilan ang pagbubuntis niya. Sambit ni Ma'am na ngayon ay pinupunasan na din ang kanyang mga luha. She's mad? Tanong ko. Maybe, but mas lamang pa rin ang pagmamahal niya sa iyo. Anak, huwag na kayo mag-away ng ate mo. Tigilan niyo na, please lang. Ang sakit kasi para sa akin na makita kayo ng ate mo na nag-aaway. I'll try. It depends, Mami. Depende talaga. Di ko rin kasi talaga makontrol ang sarili ko, lalo na kung lumabas lahat ng galit ko. Anak, masilan na ang pagbubuntis niya. Hinawakan muli ni Mami ang kamay ko at ako naman ay napabuntong hininga na lang. Yes, I'll promise. Lalayo na lang ako sa kanya para walang gulo. Di mo pa rin ba siya napatawad, anak? Di ka pa din ba nakamove on kay Char? Nak, look, dalawa na ang... Mami, tapos na yun. Past is past. Nakamove on na ako. Matagal na kayo lang naman ang nagpapumilit na hindi. Eh bakit kayo nag-aaway ng ate mo kung ganun? Tanong nito, ngunit hindi ko ito sinagot. Naiinis ako. Binibigyan niya lang ako ng dahilan para mas lalong sumama ang loob ko sa kanila. Basta, Mami. Lalayo na lang ako para walang gulo. Di na muna ako mag-stay sa mansyon. Doon muna ako sa kondo ko. No, anak. Hindi pwede. I need to care of you. Pareho kayo ng ate mo. Kailangan ko kayong alagaan. Bahala na po. Pangatlong araw ko na rito sa hospital and madi-discharge na din ako ngayon mismo. Hinihintay lang namin ang go signal ng doktor lalo na kausap pa siya ni daddy. Wala namang masyadong nangyari. Boring lang. Lagi lang akong nakahiga sa hospital bed. Binibisita ako lagi ni Nanay Faye, Kristen, Mikey, and her friends pero si Rare, simula nung umalis siya nung araw na may emergency sa St. Kalisa ay hindi na bumisita muli rito at nagparamdam man lang. I guess he is busy but I don't care. Sina Ate and Chari hindi pa ako nagawang bisitahin dito. Sa bahay na lang siguro kami magkikita. I don't know kung anong mangyayari mamaya. Si Mami, pinipilit niya na sa mansyon muna ako mag-stay. Nandun din sina Ate. Sa pagkakaalam ko, dapat lilipat na sila sa sarili nilang bahay talaga. Dapat, kaso nga, nangyari yung aksidente. And it's all settled now. We can go na. Sambit ni Dad na nakakapasok lang. Tumayo na ako sa pagkaupo ko mula sa kama and si Mami inalalayan niya ako. Nakadating kami sa parking lot.
Sumakay sa kabilang kotse ang mga kasambahay namin na kasama ni na mami and daddy. Sumakay naman kami sa kotse ni daddy, sa back seat ako pumuesto, samantalang si mom sa front seat and of course si daddy sa driver seat. Buong biyahe nakapikit lang ako at nagkukunwaring tulog samantalang si na mami and daddy ay nag-uusap. Okay na ang kalagayan ko. Ang mga sugat ko na lang, hindi. Sariwa pa ang mga ito, but I can manage naman na mag-isa ang sarili ko. Kaya kong gamutin mag-isa ang mga to kasi talaga, kaso makulit talaga si mami. At pinipilit na sa mansyon mo na ako mag-stay, wala na akong magagawa. Hindi rin nagtagal ay nakadating na kami sa bahay. Pababa ko pa lang ng kotse ay sinalubong na kami ng kasambahay namin. Iha, kumusta? Nag-aalalang tanong ng isang kasambahay namin. Okay lang po, huwag na po kayo mag-alala. Salamat naman sa Diyos, pinaganda na ho namin kayo ng makakain. Tara na po sa loob. Naghihintay rin po si na Ma'am Acacia and Sir Cherry sa loob. Tumango na lang ako, saka ngumiti. Pumasok na ako sa loob nang bumungad agad sa akin si ate na nakaupo sa couch. Dali-dali itong tumayo habang inalalayan siya ni Cherry papunta sa akin. At umiiyak siyang yumakap sa akin kaya napapikit ako ng mariin at magpangiwi dahil natamaan niya ang sugat ko sa dibdib. Ouch! Masakit! Nahihirapan kong sambit. I'm sorry! I'm sorry! Naiiyak na sambit nito. She's so emotional. Na! Stop crying. Nakakasama sa baby mo yan. Sige na, magpahinga ka na. Okay na ako. Mommy and daddy, doon muna po ako sa kwarto ko. Pahinga lang po. Hatid na kita, anak. Naglalakad naman ako ng ayos, mommy. Pahinga na lang po kayo. Alam kong pagod kayo. Pagkasabi ko noon, ay sinulyapan ko pa si ate na umiiyak pa rin habang yakap-yakap siya ni Charlie. Umakyat ako sa second floor ng mansyon dahil doon nakalukit ang kwarto ko rito. Feel ko pagod na pagod ako dahil pahiga-higa lang naman ako sa hospital noon. Nang makarating na ako sa kwarto ko ay binuksan ko ito at ewan ko pero biglang nag-flashback ang eksena namin ni ate rito 3 days ago. Bumuntong hininga ako saka napakagat sa labi. Dumiretso ako sa kama ko at humiga na lamang. Tumitig lang ako sa kisame at nag-isip-isip. Nag-guilty ako sa mga ginawa ko kay ate. Pero bakit ang bitch ko pa rin kung makitungo sa kanya? Siguro nga hindi pa ako handa maayos ang lahat. Paunti-unti na muna. 7:30 na ng gabi and narito ako ngayon sa pool area. Sumisimsim ng mainit na gatas habang nagbabasa ng isang libro. Nakasuot ako ngayon ng pantulog na. Narito lang ako para magpaantok. Well, 2 days pa ang pahinga ko bago ako muli bumalik sa trabaho. Nahihiya na nga ako eh. Lagi na lang ako nagli-leave. Hays. At naibaba ko ang hawak kong libro sa lamisa at pumikit ng mariin dahil alam ko ang boses na yon ay galing sa ex ko, si Cherry. Nilingon ko ito at malamig na tiningnan. What? I asked to him. Umupo siya sa kaharap kong upuan at tiningnan ako ng mabuti kaya napataas ang kilay ko. What do you need? Tanong ko rito pero nginitian niya lang ako. Yang ngiti na yan ang nagpahulog sa akin sa kanya noon pero ngayon wala nang epekto sa akin ngayon. Kamusta? Fine.
You are still beautiful, even you have scars. Thanks, but please, diretsuhin mo na ako. Bumuntong hininga siya bago nagsalita. Alam ko namang may sasabihin pa siya eh. Alam mo naman ang kalagayan ni Acacia. Panimula nito, kaya pinaikot ko ang mga mata ko. Yep, kung sabihin mo na huwag ko siyang i-stress or pasamain ang loob, alam ko na yun. Lahat na sila sinasabihan ako. Don't worry, hindi ko na muli sasaktan ang mag-ina mo. Simula nung umalis sila ng Pilipinas hanggang sa dumating sila rito para magbakasyon ay hindi ko pa nakakausap si Chari. Well, wala naman kasi kami dapat pag-usapan, duh. Good to hear that. Sana nga hindi mo na sila saktan. Aksidente lang naman kasi siya na unay eh. Nang dahil na naman ba sa nangyari sa atin noon? Huwag kang feeling da. Yung asawa mo kasi mukhang apektado sa amin ni Rare. Kung hindi mo alam, Rare was her first love. Ha ha ha, nice, right? Sarcastic na sambit ko. First love? Mahinang sambit niya. Yep, di mo ba alam? Oh, sad. Kawawa ka naman. No, I know. I'm not your sister first love. Pero hindi niya nabanggit na si Rare nga yun. Natutula lang sambit nito. Kawawa ka naman. What if my sister still love her first love? What will you do, ha? Huh? Pang-aasar ko rito. Nagseryoso ang aura niya kaya napangisi ako. I don't know. Eh, how about you? What if I still love you? What will you do? Paghahamon na sambit nito, kaya mas lalo akong napangisi. Still love me? Patawa ka. Di mo nga ako minahal? Ha ha ha. Mapakla kong sambit. Hindi siya nagsalita at natahimik na lang, kaya napangisi ako muli. Oh, speechless ka no. Bakit mo pa kasi binabalik yung tanong ko? Alam mo namang babarahin lang kita. Duh. If you really know that Rare was your artist ex-boyfriend, bakit nagpapaligaw ka pa? I thought hindi ka na magbo-boyfriend kahit kailan. Gumaganti ka ba sa atin mo? Sa amin? Diretsong sambit nito. Here we go again. I laugh without humor. Shit lang. Alam mo bang ito ang pinag-awayan namin ni ate? Nakisyo baka gumaganti ko no ako? Well, bawal bang magmahal na ulit? Kayo lang ba pwede maging masaya ni ate? Kayo lang ba pwede bumuo ng pamilya? Napatayo ako sa kinauupuan ko at dinuro siya. At I'm sorry. Umiling lang ako at kinuha ang libro ko. Sige na, pasok na ako. Fuck. I'm sorry. Kung alam mo lang. May kung ano siyang binulong pero hindi ko na yun narinig dahil tuluyan na akong nakalayo sa kanya. Mga kalovely, hintayin ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutan mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. Maraming salamat sa inyong suporta at pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.